Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ang vlog pong ito ay patungkol po sa aking naging experience ngayong araw na ito habang ako ay naka-duty. At pag-iingat na rin po sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia na gumagamit po ng mga online transfer or yung mga digital wallet. This afternoon, I received a notification from STCPay na ako raw po ay nag-purchase ng worth 2,285 na galing po sa Corporate Travel Management London. So ito po yung notification galing po sa STCPay at ayan po yung aking transaction. Declined siya due to insufficient balance. So ang sinasabi po dyan, ako ay nag-purchase gamit daw po yung aking STCPay card at tawag dito, nagkakahalaga siya ng 2,285. Ngayon, ang pagkataka ko lamang po, usually kapag ako nagtatransak ng online, nakaka-receive po ako ng ganitong klase notification or code, security code, para at least matransak ko yung aking in-online purchase or yung aking pinapadala gamit po ang STCPay. Sa akin lamang po, intact po yung card, nasa akin po yung card STCPay, so digital wallet siya. Siguro ginamit po yung aking STCPay information. At nakakapagtaka lamang po, bakit po siya magiging ma-approve? The fact na dapat po mag-accept muna ako or makatanggap muna ako ng security code galing po sa STCPay bago siya mag-process. And paano po if ever na may laman po talaga yung aking STCPay digital wallet ng ganung halaga, so magiging successful po yung transaction. And it so happened na wala po akong laman na ganong halaga, 2,285, which is equivalent siya sa reals ng 11,000 reals. So yun po, at ipapakita ko rin po dito yung notification naman from the STCPay na online. Ito po kasi isa cellphone, meron siyang notification from the phone dun sa registered mo na mobile number. And at the same time, meron pa rin po kayong marireceive na notification doon mismo sa may pinakang application po ng STCPay. So mga kababayan, sa mga gumagamit po ng ganitong klaseng platform sa pagpapadala, make sure na hindi po tayo maglalagay ng mas maraming or maraming balance doon sa ating digital wallet, kasi po maaari pong maging mabiktima kayo ng ganitong klaseng scam or ganitong klaseng tawag dito, mga panluloko na gumagamit po ng ganitong klaseng transaksyon. At it so happened, what if kung may laman po yung STCPay ko na ganitong halaga, automatically successful po yung magiging transaksyon. It so happened po na wala siyang laman, kaya ang nakalagay po ay decline siya, as in decline dahil insufficient yung balance. So if ever na may laman po pala siya na ganung halaga, so automatically magta-transfer po yon. And then this afternoon din, nag-complain po ako sa customer service ng STCPay. Tinawagan ko po yung number nila and sinabi lang po they are going to make an action regarding po dun sa complaint ko. But syempre para sa akin lang po yun. What if baka po mangyari sa inyo, ito lamang po ay pag-iingat para sa ating mga kababayan na mahilig po mag-transact. Siguro not only, it so happen lang po sa STCPay nangyari ito, baka meron pong ibang platform na ginagamit po kayo. So mag-ingat na lang din po kayo sa paglalagay ng mga amount, balance diyan sa mga digital wallet po. And ito, paalala lang po sa inyo, dahil ako po ay matagal nang gumagamit ng STCPay. Ever since po na nag-launch sila, talaga pong STCPay na po lagi yung ginagamit ko. Mas convenient kasi ka less hassle po pag pupunta ka pa ng padalahan. So ito, kahit gabi, anytime, pag may balance ka, pwede ka na pong magpadala. This time around, parang hindi po yata secure. Kasi po, nakakatakot lang na syempre pinaghirapan mo, nagtatrabaho ka sa Saudi Arabia, and suddenly may mga taong gumagawa ng ganitong klaseng panloloko or pagnanakaw, yung theft. So siguro
mag-ingat na lang po tayo. Pwede pa lang po kayong gumamit, but make sure na wala po laging laman. Lagyan nyo lang po ng laman kapag magpapadala na po kayo sa ating pamilya. Yun lamang po, at mag-ingat po tayo sa paggamit po ng mga digital wallet katulad po ng STCPay. So maraming salamat po. Ito ay paalala lamang po sa inyo kasi it happens to me po. So gusto ko lang po sa inyong i-share. Maraming salamat.